Diggers, what's up? It's Madam Digger Princess Mendoza. So for today's content, very excited po ako kasi after 3 years yata na pag-vlog ko, this is the first time po na makakapag-feature ako ng mga vintage style ng mga jewelry. Matagal na po si MD na naghahanap ng mga vintage style ng mga jewelry. Ang problema, kung mag-check man po ako sa internet, ang nakikita ko lang ay yung silver po yung base metal, tapos dinip po siya sa gold. Eh gusto ko po sana, mas maganda syempre kung ginto, yung alahas, di ba? Kasi syempre, alam nyo naman, for investment, etc. Ganyan yun kasi talaga ang isang purpose ni MD kung bakit din ako bumibili ba ng alahas. And recently nga, yes, recently mga kadiggers, recently, ulit-ulit, oo, meron tayong nahanap kabonggahan kaya natutuwa po ako. At eto na, tsanang! Ito po ay puro mga handcrafted, except dun sa isa, oo, na ready-made. Puro mga handcrafted po na mga vintage style na mga jewelry. Tinitignan ko pa lang sila. Sabi ko, parang ang hirap ng gawin. Napaka-meticuloso, napaka-intricate ng mga design, mga kadiggers. Kaya sabi ko, parang ang hirap gawin. Pero nakaka-proud, mga kadiggers. Alam nyo kung bakit? Kasi yung nag-handcraft nito o yung gumawa nito ay puro mga Filipino artisans. Diba, mga kadiggers? Isang bagsak. isang bagsak, marami yun. Isang bagsak para sa mga Filipino artisans natin. Support local tayo. So, ayun, nakakatuwa, o, diba? And, ayun na nga, ang tinutukoy ko po na gumawa, nag-handcraft ng mga alas na ito ay si Adorn by Sue and Angelica. Matagal na po nila akong zuke, in fairness, mga kadiggers. Tignan nyo na lang itong suot ko, katulad nito. Ayan, yung hoop earrings ko na pa-flowery design. Kay Adorn by Sue and Angelica. And this one, ito pong adjustable necklace na napakarami nagtatanong pag suot ko po. Ito rin po ay from Angelica. From Adorn by Sue and Angelica. And ito rin. Ayan, ang initial ring ko na merong birthstone. Ayan, ito din po ay customized ni Adorn by Sue and Angelica. Okay, so ayan mga kadiggers, yan po ang pinagpagawan ni MD ng mga handcrafted na mga jewelry. Okay, para alam niyo na kung meron kayo ipagagawa, kabonggahan, i-check niyo po si Adorn by Sue and Angelica. And isa pa po, sabihin ko lang, oo, pag handcrafted po, hindi ready-made, ano, pag ready-made, sila po ay per gramo. Pero kung handcrafted po, ito po ay per piece. Okay, malinaw kasi po, yun po ay intended na ginawa para po sa inyo. Okay? So, malinaw. At maglalagay po ako ng presyo dito, somewhere here, pag pinakita ko yung alahas. At yun po ay parang start. O, parang ganun. Yung parang price starts at chuchu. Ganun. Oo. Kasi dati, nagsabi na siya ng price, exact price. Ang problema po, dahil nga po yung ginto, eh, pataas ng pataas, every week, every day, tumataas, nakakaloka talaga, nakakawindang, oh my God. So, hindi po natin masabi, okay? Kaya, ilalagay ko po dito yung presyo pag binakita ko yung alahas sa inyo at mag-inquire na lang po kayo kung magkano po yung price that day, okay? So, yun, malinaw mga kadiggers. And, eto na nga, mag-start na tayo. So, eto, check natin. Okay, tsanan. Ah! Ito pala yung unang favorite ko. Isa sa mai-recommend ko sa inyo. Napaka-meticuloso, napakaganda. Bakit mga kadiggers, tignan nyo, oh. Ang hirap gawin yan, ha? Oo, tinitignan ko pa lang, ha? Oh, puro ha? Oo. Tinitignan ko pa lang, parang ang hirap-hirap ng gawin. Napaka-meticuloso ang tignan. 14 karat gold, mga kadiggers. Ang ganda-ganda. Isa sa mai-recommend ko sa inyo, napakaganda nitong hoop earrings ito. Criolla hoop earrings. Napakaganda. The best. I-try natin. Ayan, mga kadiggers. Oh, diba? So pretty. Isa sa mai-recommend ko sa inyo kasi sobrang ganda niya talaga. As in, lalo na in person, ang ganda-ganda. The best. Okay, no joke. Isa to sa mai-recommend ko talaga sa inyo. Ang ganda-ganda. 14 karat gold. Ganda, the best. Okay? And sumunod naman, eto. Tignan natin. Tadaan! Ah, maganda rin to. Maganda rin talaga. Eto naman, 14 karat gold din, mga kadiggers. And meron din siyang, or meron siyang fresh water pearls. Okay? Ang ganda rin, tignan nyo. Ayan, napakaganda. Ang ganda-ganda. Vintage na vintage yung itsura. Mga heirloom piece ito, mga kadiggers, ha?
Oh, ito yung tipo na maganda talagang ipamana sa mga kaapu-apuhan nyo. At saka very unique yung style. Alam nyo yung tipo na hindi siya nawawala sa uso. At ayan, kung mahilig kayo sa gold tapos merong mga pearls, isa ito sa mai-recommend ko sa inyo. No joke po, ang ganda po niya talaga. At saka mabigat siya. Ganda. Pag kasi handcrafted, mga kadigers, hindi siya yung tipo na tinipid sa ginto. May kabigatan talaga. Ayan, ganyan. Solid na may pearl. And then, next one naman. Tadaan! Ah, okay. So, ito naman, mga kadigers, ay South Sea Pearl na nakaset din ulit sa 14 karat gold. Ayan. So, pakita ko sa inyo, ha? Ayan. Ang ganda. Okay? So, ayan. Ang ganda. Ito naman, kung gusto nyo ng depaka, why not choknat, itry nyo to. Maganda rin to pag nakasuot na. It's so pretty, bumagay pa dito sa aking damit. So, nakakasyala talaga. Very vintage yung design. Ang ganda-ganda. Okay? Ganda. Pero nakarock. Ang ganda! So, next one naman, pang-apat. Tadaan! Oh, isa din ito sa aking favorite, mga kadigers. Ito naman, kumbaga, naglalakihan yung perlas. Freshwater pearl din po ito at nakaset po siya sa 14 karat gold. Okay? And tignan nyo ha, kung yung isa, yung nauna kong isuot kanina na hulog, ayan, ito mas maliit or mas konti. Yung pearl, ito naman, mas malalaki yung pearl. Okay? Oh, diba? Oh, napaka-unique. Alam niyo 'yon? Ang ganda-ganda. Nahulog na naman. Oh my god. Buhay pa. Ayan, ang ganda in fairness. 14 karat gold freshwater pearl. Ang ganda. Tingnan niyo, napaka-elegante po lalo na pagsuot. Napakaganda. Mabigat din siya, mga kadiggers. Ang ganda. I love it. Ang ganda. No joke, no joke ha. So yung sinabi ko yung isa, yung pangalawa yun, favorite ko. Tapos eto din, favorite ko. Ang ganda. Pag sinabi ko ganun talaga maganda. Pag nag-thumbs up ako, ibig sabihin talaga maganda, mga kadiggers. And next one is, tadaan! Okay. So, yung mga nauna, sinabi ko sa inyo, di ba, puro mga handcrafted yon. Except for this one. This one po is ready-made. This one naman, kung yung mga nauna is 14 karat gold, ito naman po ay 18 karat. Sasabi ko, inisip ko makamuti. This one po is 18 karat gold. Ang ganda. Ayan. O, di ba? It's so nice. Ang ganda. Ang ganda, nakakagigil. Ang ganda talaga, mga kadiggers. Oh. Favorite ko, isa sa favorite ko, no joke. Pag sinabi ko talaga no joke kasi. Okay? And last but not the least, tadaan! Ano naman to? Okay. Ito naman po, ito yung Mikimoto Akoya Pearls. Mikimoto! Ako! Ano yun? O, diba? 14 karat gold din po. So, ayan mga kadiggers, bumagay siya dito sa aking outfit on today. And, pakita ko sa inyo yung kanyang pakaw. Ayan. Earring lifter ang tawag dito. So, kung kunwari medyo mabigat yung earrings, hindi siya nakalundong, tignan. So, pangtaas siyang ganun. Very strong, katulad na lang nito. Tignan nyo. Diba strong? Oo. Mas strong pa sa relasyon nyo, mga kadiggers, yung pakaw. Kaya kang itaas. Oo, hindi pababa. May hugot, girl. So, ayan. Ganyan. Oo. So, bagay siya dito sa outfit ko. Nakakamadamers. O, diba? So, maganda. Mikimoto Akoya Pearls. Kung gusto niyo yung mga ganitong klase, 14 karat gold. O, sige. Push na push. Kay Adored by Sue and Angelica. And, eto pa pala. Meron akong pakikita sa inyo na hindi vintage. Baka lang naman matay pa nyo. So, eto ay super cute-cute. Meron siyang certificate. Oo, ito pwede pang bata. Pwede rin naman pandalaga, pwede rin naman sa inyo. Ayan. So, 2-in-1 ito. Pwedeng may pa-flower. Pwede nyong i-remove. Okay? And ang kinagandahan dito, mga kadiggers, meron siyang certificate. Ayan. Certificate of attendance. At ito po ay nakaset sa platinum and natural diamond po. Yung
Ayun, yung diamond. And this one is very affordable. And eto pa yung isa. Eto naman ay multicolored birthstone and terno. Maganda rin. So, merong earrings and merong ring. 14 karat gold. Ang ganda oh. Para siyang pamaypay. Ganun iniisip ko. Ganun yung naiisip ko. Ayan. So pretty. 14 karat gold multicolored jewelry. Kung gusto nyo ng mga ganitong klase. Oo. De push lang, diba? Oo. Check nyo lang po si Adorn by Sue. So ito set, meron din siyang terno na ring. So pareha silang pretty. O, diba? So ayan. Maganda mga kadiggers. And ngayon na nga, ngayon naman mag-gold testing po tayo. Pakita ko po sa inyo kung legit nga ba itong mga vintage. Actually, hindi pala lahat maitetest natin. Okay, so wag naman natin gasgasan lahat. So mamimili lang po si MD. Ngayon, mag-gold testing na tayo. At ito yung una nating itetest. Ito yung handcrafted na 14 karat gold. At itong 14 karat solution yung gagamitin natin. Kasi tingnan nyo naman, punong-puno pa. So hindi ko siya gamit na gamit. So okay. Okay, kukuha muna ako ng sample. Okay, yan yung isa. Tapos, eto naman yung isa. Ayan. Okay, so, madiin yarn. At tapos, papatakan ko na ng 14 karat solution. Ayan. So, pag eto po na-dissolve, ibig sabihin, eto ay fake. Pag hindi naman, ay real. At ito nga po ay real at ayan, hindi na dissolve sa 14 karat solution. Ibig sabihin, ito ay confirm na 14 karat gold. At ngayon naman, itest natin itong ready-made naman na 18 karat gold. Kuha tayo ng sample. Ayan yung nakuha kong sample. Ngayon, papatakan ko ng acid. Okay, so hindi nawala sa acid yung sample. Ayan, kung makikita nyo, lagyan naman natin ng abo para ma-confirm. Punas. At confirm na 18 karat gold. At ayan mga kadiggers! O diba, pasado po sa ating ginawang gold testing si Adorn by Sue and Angelica. Kaya ayan, dalawa itinest natin kaya dalawang thumbs up. Ang ganda nitong earrings sa pinalitan ko. Criolla hoop earrings. Pasado ang ganda. The best mga kadiggers. So ayan ha. Okay, kung gusto nyo pong malaman or kung gusto nyo pong mag-inquire. Nabubulo. Gusto nyo pong mag-inquire kay Adorn by Sue and Angelica. Ilalagay ko po yung link dun sa description box at saka po dun sa comment section. Ipipin ko po para diretso na lang po kayo dun. Mag-ingat po kayo kasi ang daming mga scammers ngayon. Okay? And ano pa ba? Marami pa po silang binibenta. Hindi lamang po ito. Pwede kayo magpa-handcraft or magpa-personalize sa kanila. And pwede rin naman kayong bumili ng ready-made na per gramo po dun sa kanila. Okay? So, ayan mga kadiggers. Maraming salamat po sa panonood. And see you again sa next vlog! Bye! Ang ganda! Ang ganda! Charot!